Narindigan ng pamahalaan na hindi misunderstanding kundi pagiging agresibo at illegal na paggamit ng pwersa ng China ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kamakailan. Ayon sa Foreign Affairs Department, tuloy ang mga aktibidad ng bansa sa West Philippine Sea at kailanman ay hindi hihingi ng permiso ang Pilipinas sa mga tungkulin nito sa sariling teritoryo. Si Alan Francisco sa detalye. Ipagpapatuloy ng gobyerno ang peace efforts o ang pagsulong ng kapayapaan sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, may mekanismo ang gobyerno o ang bilateral consultative mechanism sa South China Sea. Ipagpapatuloy din ng pamahalaan ang rotation and reprovision o ro-remission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Matatanda ang isang sundalo ang naputulan ng daliri dahil sa insidente sa Ayungin Shoal kamakailan. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Chedoro, hindi hihingi ng permiso ang gobyerno ng Pilipinas sa anumang bansa sa pagsasagawa nito ng tungkulin sa WPS. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. Nanindigan ng gobyerno na hindi misunderstanding o aksidente ang nangyari sa Ayungin Shoal, kundi isang agresibo at illegal na paggamit ng puwersa. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Nilinaw pa ni Secretary Chedoro na ang naunang pahayag mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes ay isa lamang paunang assessment ng oras na iyon. Pero matapos bumisita sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naging firm o buo na aniya ang konklusyon na isang deliberate incident o sinadyaang nangyari. Sinasabing pagbisita ng Pangulo, tumaas ang moral ng AFP sa gitna ng mga kasulukuyang hamon. Masasabi ko na mataas ang moral ng ating mga sundalo sa harap nitong mga hamon na ito, lalo silang na-inspire at pag-iintigin nila ang pagpapatupad ng kanilang mga duties. Senator Francis Tolentino recommends the convening of the National Security Council for on how the government should respond in this issue. Will President Marcos convene? So at this moment, the situation in Ayungin and the issues in the West Philippine Sea are effectively being managed by the National Maritime Council. In fact, nag-convene na rin yung National Maritime Council and acting on the direction of the President. So at this moment, we are not recommending for the convening of the National Security Council. However, the President has the discretion to convene the full council or the executive committee anytime. Samantala, umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na mananaig pa rin ang kapayapaan ng gilid sa issue sa West Philippine Sea. We stand by the President's statements. He's our chief foreign policy architect. We support him 100% on that score. And I believe that we can all share the sentiment that China should lessen its aggression. Let us de-escalate these tensions. And let us not make these disagreements and these conflicts in the West Philippine Sea define the totality of the relationship between China and the Philippines. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.